Hello, hello, mic test. I believe in you. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible. Hello guys, so andito tayo ngayon sa, naglalakad ako ngayon dito sa tabi ng highway. So ito yung sound ng microphone. Tsaka medyo mahangin ngayon dito sa labas. Kaya kahit may araw, comfortable siya. Clip natin siya dito para makita nyo guys. Okay, andito na lang. Saan ba siya? Ayan. So, ito po ngayon yung sa microphone. Microphone testing po ng Boya BYM1. So, guys, nakikita nyo, andito po sa highway, naglalakad. Naglalakad ako papunta sa MRT station today of ngayon. And you can see, naka-formal attire po ako. Medyo nakaayos. Basta my bib. Ako doon. So, in this video, sa pagkakataong ito, ako ay nakaayos, diba? Formal. And, so, ito po yung microphone outside. Maingay. Maraming sasakyan. Tingnan natin. If you want to have this kind of microphone, kung ikaw po ay nasa Taiwan, ilalagay ko po sa description below kung saan ko siya, yung link, kung saan ko siya binili. Ito pala, nakisuyo lang ako dun sa secretary ni Madam. Ayan, nakikita niyo ang Taiwan, dito, tantong buhay dito sa Taiwan. Siya nga pala, gusto ko share sa inyo. Yung kapag nag-day off po ako dito, hindi po yung parang whole day. Tsaka, may oras, kadalasan po ng mga day off. Kaya ako, ngayon po, anong oras na po ngayon? 10 na. Saka ako nakalabas ng bahay. Tsaka, hindi. Tsaka kadalasan po dito yung mga amo, tinitignan yung itsura mo, outfit mo pag lalabas ka. Yung sa amo ko, tingnan nyo po, wala po akong mga accessories o kahit ano. Kasi yung amo ko, hindi man niya pinupuna. Pero pagka may mga time na parang nag-sharing, nasabi niya sa delikado daw sa labas. Yung mga tao, kunyari yung itsura mo, tinitignan nila kung may kaya, kung may pera ka. Tapos, alam niyo naman, kumbaga ganun yung isip ng amo ko. Tapos kapag siya din, hindi siya nag-suit ng mga jewelries, kahit ano, bibihira siguro. Pagka, may formal silang lakad, nakasama siya nung dito sa Taiwan, huwag kang mag-expect na magkakaroon ka ng day off every Sunday. Ang expect na magkakaroon ka ng day off once a month, and yung kadalasan nung pag first timer ka, kagaya nung nangyari sa akin dati, sa first amo ko, hindi talaga ako nagka-day off ng 9 months. Hindi na talaga nila ako pinalabas. So, if you want to apply as a caretaker here in Taiwan, you need to expect that there's no day off here. Yun yung pinakauna-una. Tapos kung mabait yung amo mo at makita na okay ka, maganda yung trabaho mo, bibigyan ka ng chance na magka-day off ka ng once a month. And pag once a month, sobrang pasalamat na yun pag nag-day off ng once a month. Tapos pag nag-day off kayo, don't expect na buong araw yun. Expect na mga tanghali na kayo palabasin, tapos bigyan kayo ng curfew. Pero pag mabait yung amo mo, yun, bibigyan kanya ng
yun, pwede kang lumabas ng maaga. Pero sa akin kasi hindi. Parang, paikisama na din at yun yung trabaho. So, hindi na ako sa MRT. So guys, ito yung aking review dito sa product. Sobrang kwentuhan na po yun. Okay, thank you for watching and if you like this video, give it a thumbs up and leave your comments below. Okay, bye-bye. 再见.